Okay, we are now in Job chapter 35. If you have your Bibles with you, babasahin po natin verse 7, verse 8, hanggang verse 13, verse 14, at verse 15 and 16. So, anim na talata po ito. Babasahin po natin ngayon. If you have your Bibles, please join me as we read the Word of God. Sabi po dito sa verse 7, "If thou be righteous, what givest thou him? Or what receiveth he of thine hand? Thy wickedness may hurt a man as thou art, and thy righteousness may profit the son of man." Verse 13, "Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it. Although thou sayest, thou shalt not see him, yet judgment is before him. Therefore, trust thou in him." Verse 15, "But now, because it is not so, he hath visited in his anger, yet he knoweth it not in great extremity." Verse 16, "Therefore doeth Job open his mouth in vain. He multiplieth words without knowledge." Our subject this morning, dito po sa mga binasa natin talata, this is still Elihu speaking. And our subject this morning is about words without knowledge. Nabasa po natin dito sa chapter 35 verse 16, yung sinabi po ni Elihu, "Therefore doeth Job open his mouth in vain. He multiplied words without knowledge." So I'd like to speak on the subject, words without knowledge. Salamat po sa ating mga star senders, 1,600 stars na po yan. Thank you po, what a show of support sa ating programa. Thank you po sa lahat na nag-send ng stars. Okay, sa aklat po ni James, if you have read the book of James, and sana basahin nyo yan, it will be a great blessing to you. Mababasa po natin doon na isa sa mga complaint ay about a person whose mouth spoke praises to God while cursing his fellow man. Ang sabi po ni James doon, "These things ought not so to be. Out of the same mouth," sabi ni Apostle James, "proceeded blessing and cursing. These things ought not so to be." Sa isang Kristiyano po, kailangan maging maingat po tayo sa mga binibitawan nating salita. Whether we speak in private or we speak publicly, whether we speak to the crowd, addressing so many people, or we speak to individual in private and in person. We should be careful with our words. We should be careful with our mouth. Kasi mga minamahal, baka ang lumalabas sa ating bibig ay mga salitang nagpapakita ng kawalan ng kaalaman. This is what Elihu was accusing Job. Si Elihu po bigla na lang sumulpot. He's not among the three friends of Job. The three friends of Job, if you remember, sino-sino sila? Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. Pero itong si Elihu, he's just a young man. Hindi siya contemporary, hindi siya colleague ni Job. At nung una, he's very respectful. And I admire young people, young men, who is respectful sa kanilang mga seniors. And at first, itong si Elihu ay very respectful. But later on, kinain na siya ng kanyang arrogance. Later on, sa kanyang pagsasalita at pagpapakita ng kanyang kaalaman, ay medyo naging out of the way na siya. At siya po ay marami ng binitawang mga maling salita laban kay Job. Elihu fits the description that James was talking about sa kanyang book, na out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. Kasi makikita po natin si Elihu, he praises the greatness of God
while cursing the so-called wickedness of Job. Mababasa po natin ito sa kanyang mga pananalita. At kagaya nga po ng nabasa natin, ano, dito po sa mga talatang kaninang tinunghaya natin, he was accusing Job of speaking vanity, and he was accusing Job, sabi niya rito, na si Job daw po, he opened his mouth in vain, and he multiplied words without knowledge. When I was a young Christian, I heard one pastor illustrating gaano kasama kapag naninira ka ng iyong kapwa. At kapag ka naninisi ka o nantuturo ka ng tao sa kanyang kamalian. Because every time you point your finger against someone, no? It backfires to you. Dahil sa isang daliring itinuturo mo laban sa iyong kapwa, tatlo bumabalik sa iyo. O, di ba? Pag tumuro ka, ganyan eh. So, yung isang daliri mo nakaturo sa iyong inaakusang tao o sinisiraang tao, pero bumabalik sa iyo ang paninira mo dahil tatlong daliri nakaturo sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Kasi bago mo makita, sabi nga ng Panginoong Hesus, bago mo makita yung kapirasong dumi sa mata ng iyong kapwa, itanggalan mo muna ng tahilan yung iyong mga mata. Alisin mo muna yung sa iyo ay makaturo ka na kung sino ang may kasalanan, pero ikaw din mismo mas marami ka pang maaaring itinatagong kasalanan. E tingnan niyo po itong si Elihu. He was accusing Job of multiplying words without knowledge. Words without knowledge. Sabi ni Elihu, you are multiplying words without knowledge. Yan ang accusation niya kay Job. But in reality, he was the one. He was the one who multiplied words without knowledge. Kasi okay na sana yung una niya mga sinasabi. Pero nung pinarami niya pa, ayun, lumabas na ang katotohanan. Siya ay nagsasalita, nakapos sa kaalaman. Sabi nga po, kahit na ang mangmang, kung siya ay kaunti lamang magsalita, napagkakamalan siyang matalino. Oho, ibig sabihin, mas maraming sinasabi tayo, mas lumilitaw kung gaano lamang tayo kababaw sa ating kaalaman. So a man of few words, or a woman of few words, mas better po yun. Because the more we multiply our words, the more maari tayong bumagsak dito sa sinabi na ito na tayo ay multiplying words without knowledge. So be cautious, be careful, and be choosy sa iyong mga binibitawang mga salita. Nakakalungkot itong si Elihu. He praises the greatness of God while cursing Job. Huwag ho tayong maging ganito, mga minamahal. For Elihu, God is so high above men that they cannot possibly affect Him. He is far beyond them in power, position, and perfection, and that is true. Pero wala naman siya sinabing masama against God. Ang masama yung sinasabi niya against Job. Because according to Elihu, Job is being so far beneath God and has no right to call God to account or expect a hearing or explanation. Naiyamot kasi siya kay Job eh. Kasi, di ba, as we study the book of Job, si Job talagang very common po ito ha. Very common po ito. When you are suffering, when you are going through a lot of heartaches and pain in your life, and you know that you are trying your best effort to serve God, syempre, mawiwindang ka nun. Syempre, magugulantang ka nun. At
it will be very common and not unusual na you will question what's going on in your life. You will maybe ask God, Lord, what's wrong? What happened? At hindi po ito masama, hindi po ito mali. Kapag ka ang isang kapwa mana ng palataya po natin, may mga pinagdadaan ng kahirapan o matinding pagsubok sa kanyang buhay, huwag niyo silang aakusahan ng kung ano-ano. Huwag niyo sasabihin na pinapalo sila ng Diyos. Huwag niyo sasabihin na, ayan, kasi kung ano-ano masama ang ginagawa mo. Sapagkat hindi mo naman alam eh. Let us not multiply words without knowledge. Para kay Elihu, Job is guilty of pride and impertinence. But in reality, he was the one who is displaying and demonstrating a proud heart and impertinence. He also accuses Job of trying to bargain with God. Kasi sabi daw ni Job, I've been good, Lord. Mabuti naman ako. Why aren't you blessing me? Alam niyo mga minamahal, we have no business. No? Wala tayong pakialam dapat. O let me rephrase that. Wala tayo dapat na panghihimasok sa buhay ng may buhay. Kung hindi rin lang tayo, sabi ko sa inyo, magiging source of comfort sa isang tao. Huwag na ho tayong maging reason of condemnation. Eh, kapag ang tao po'y may pinagdaraan ng problema, ang bigat na ng kalooban niyan eh, ang sakit na ng damdamin niyan eh. Tapos darating ka pa, you will add insult to injury. Ganito po si Elihu. Alam nyo, Job had done just the opposite ng mga sinasabi ni Elihu. Because although Job had suffered a lot and was overwhelmed by his suffering, he still was able to say, di ba? Yung ating minememorize dito, yung sinabi ni Job na, though he slay me, yet will I trust in him. At ang ganda ng pananaw ni Job about his suffering, sabi niya, after all this that I'm going through, I shall comfort as gold. So mga minamahal, Elihu's argument is a mixture of truth and error. At mag-iingat po tayo sa ganito. Sabi ko nga po sa inyo, a little knowledge that Elihu possessed, like a fresh seminary graduate. Kala mo yung mga bagong graduate sa seminary, kala mo mas marami pang alam sa mga matatandaan at matatagal ng pastor eh. Bata, yung alam ninyo, nalalaman nyo lang at natutunan nyo pa lang sa aklat. Yung matatandang pastor, matatagal ng pastor, oo, maaring medyo malilimutin na yan at medyo maaring ang isipan yan ay pumupurol na dahil sa pagtanda sa edad. Pero pagdating sa karanasan at kaalaman sa buhay, malayo-malayo kayo mga kabataan pastor. Kaya matuto kayong rumispeto sa nakatatanda sa inyo. Huwag kayong magsalita at mag-multiply ng words without knowledge. Alam ko yan kasi I've been through that. I've been there and I've done that. Oho, nung bata akong pastor, akala ko ang dami kong alam. Nung bata akong pastor, akala ko sapat na yung nalaman ko sa mga pag-aaral ko. Pero hindi pala. Iba po ang buhay sa nababasa lamang sa mga aklat. Kahit sabihin pa nating na-memorize mo ang buong Bible. Kahit sabihin pa nating kabisado mo lahat ng mga talata sa scripture. Sapagkat knowledge without wisdom is useless. Oho. At si Elihu ay ganito. Elihu's argument is a mixture of truth and error. At siya po, he was really the one who multiplied words without knowledge. He has no business condemning Job. And although si Job po, kung meron man siyang naging pagkakamali sa kanyang mga pagsasalita, it is up to God to judge him, not for Elihu to condemn him. Totoo naman po, God is far beyond us in every way. Totoo yung sinabi na yun ni Elihu. It's true.
Sabi nga po sa Isaiah 55 verse 9, "For us the heavens are higher than the earth, so are God's ways than our ways. His thoughts are not our thoughts, His ways are not our ways." Mas mataas talaga ng higit ang Diyos kumpara lamang sa ating kakaunting kaalaman. But it's false to say that God, because of His high position in heaven, because He is sovereign, He is not anymore affected by us. Kasi ito yung sinasabi ni Elihu kay Job, na parang gusto niyang ipamukha kay Job. Sino ka para ang Diyos maapektuhan sa iyo? Sino ka para ang Diyos ay magmalasakit sa iyo? That is wrong. Kasi mga minamahal, may malasakit ang Diyos sa atin. Kahit na ang Diyos ay tila malayo sa atin, kahit na ang Diyos ay tila nasa kataas-taasan, at pakiramdam natin, napakahirap abutin ng Diyos. Ang katotohanan, mga minamahal, ang Diyos ang umaabot sa atin. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. He made us in His image so that we could have a relationship with Him, so that He could have a communion and connection with Him. Tandaan po ninyo, God loves us. He loves us so much that He sent His Son to die on the cross for our sins. So bakit sasabihin natin walang malasakit ang Diyos sa tao kaya siya ay nagkakamalas-malas ang buhay? Bakit mo sasabihin sa isang tao na pinabayaan ka na ng Diyos kasi masama ka? Mali yun. Kahit na gaano kasama ang isang tao, kahit gaano pa nagkamali ang isang tao, mahal pa rin siya ng Diyos. At hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin base sa ating ginagawa. God loves us no matter what. He does not love me more when I do good, and He doesn't love me less when I do bad. Tandaan niyo po yan. He doesn't love you more when you're going prosperous and everything is going well, and He doesn't love you less just because you are going through trials and heartaches sa iyong buhay. Tandaan po ninyo yan. Elihu multiplied words without knowledge. Does God care for Job? Of course He did. Was Job wrong to cry out to God for relief and understanding? Of course not. Every time you call on God, you are not doing wrong. Every time you ask God to help you go through whatever you're going through, God is delighted that you have called on Him. E siya ang may sabi, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Kahit gaano pa nagkamali ang isang tao, kahit gaano pa siya napalayo sa Diyos, he can always come back to God and call on God. Sabi nga niya, di ba, sa Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Ang Diyos ang nagbibigay paanyaya sa kanino man na napalayo o napariwara sa kasalanan, manumbalik sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Kaya mali ang accusation nitong si Elihu kay Job, na sinasabi niya na dahil si Job sa kanyang paningin napalayo sa Diyos, kaya nagkaganon, wala na siyang karapatang tumawag pa sa Diyos. That is wrong. You see, we've all been in that place where the only one who could answer our question and the only one who could help us is God. You probably carry some of those questions around with you today. Maring ikaw ngayon, nasa ganyang kalagay. You're puzzled, you're confused, you don't know what's going on with your life. The message of Job is that you are not wrong to bring your questions and petitions to God. But in your questioning, in your petitions, you must not doubt that God cares about you. Complain if you must. Dali mo sa Diyos ang mga complaint mo. Sige. But huwag mong pagdududahan ng Diyos sa Kanyang intention at kabutihan sa iyo. Though minsan you feel God is so far away from you, that doesn't mean He doesn't care for you. Because God is always
He's always just beside each and everyone. He's always just a prayer away. Ang layo po ng Diyos sa atin ay kung gaano ang layo ng tuhod mo sa sahig. Ganun lang. If you will just learn to kneel and to pour out your heart to God, you will find out God is always there all the time. Kaya nga po sabi ng awitin, He is there all the time. He is there all the time. Waiting patiently in love. He is there all the time. Kala lang natin minsan malayo ang Diyos. Kala lang natin minsan pinabayaan tayo ng Diyos. Pero hindi po. Alam nyo, itong si Elihu, masasabi ko, he's the most annoying of all Job's accuser. Sino-sino yung mga accuser ni Job? Si Eliphaz, si Bildad, at si Sophar. Pero kung itong si Elihu, hindi describe natin, mas Sophar pa siya kay Sophar sa mga accusation niya kay Job. Siya pinaka-nakaka-irite. His concept of God falls so far short of the biblical picture of a caring father. Ang Diyos po natin, kaya nga nagpatawag siya sa New Testament, Father. When you pray, sabi ni Jesus Christ, say, Our Father. That is the most intimate relationship that we could have with God. That we are the children of God and He is our Father. That means God is so much interested in our lives. Not just as His creation, but as His children. Elihu doesn't think of God as a personal God. So he hasn't considered that it's possible that God would care and love us so much. Elihu is like those people who believe the reasons for unanswered prayer are because we don't have enough faith. We have unconfessed sins in our life or we have wrong doing sa ating buhay. Alam nyo, I am not with those people who says that the requirement for answered prayer is abundant faith, pure lives, and pure motives. It's unlikely that any of our prayers would be answered if that is really the requirement. Talaga ba? Kailangan ba dalisay ang puso? Kailangan ba talaga malinis ang motibo? Kailangan ba talaga walang anumang bahid sa ating intensyon at wala tayong anumang pagkakamali sa buhay? Kailangan ba talaga perpekto para tayo ay sagutin ng Diyos sa ating mga panalangin? Hindi po. Yes, sinabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But that means, it doesn't mean that just because may kasalanan ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. It means, kung mas pahalagahan mo yung kasalanan mo, kaysa yung ikaw ay makalapit sa Diyos, talagang hindi ka diringgin ng Diyos. Pero kahit gaano pa ang pagkakamali meron ka sa buhay mo, kung lalapit ka sa Diyos, dahil nakita mo, mali ka, dahil nakita mo, wala nang ibang paraan kung hindi ang magbalik loob ka sa Diyos, bakit ka naman hindi diringgin ng Diyos? Alam niyo mga minamahal, itong si Elihu, yung kanyang tingin sa Diyos, ang iniisip niya, para sa mga Elihus dyan, iniisip nila, it gives them a reason for God's inaction without disturbing their theology. Ultimately, it suited Elihu to think this way, even though it made him insensitive and arrogant. Please, 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 mga kapatid, mga Baptist kong kapatid, mga malalalim sa doktrina, mga matitindi sa conviction, huwag sanang maglayo ang inyong matinding conviction at inyong malalim na doktrina para kayo'y magkaroon ng compassion sa puso. Mahirap po sa sobrang galing natin sa theology, nagiging insensitive na tayo and arrogant. This was Elihu. He was more interested in having correct theology than in having compassion with suffering people. He didn't want to wrestle with the mystery of a loving father who allows suffering. Bakit po tayo hinahayaan mag-suffer ng Diyos? Bakit po pinapabayaan ng Diyos na dumaan tayo sa prosesong ito so that His purpose might be fulfilled in our lives and so that we might feel the comfort of God and so that we can
be of comfort to those who are suffering the same. By the comfort wherewith we ourselves were comforted of God. 6 chapters dito po sa Job, from chapter 32 to 37, Elihu was allowed to spout his supposed wisdom, but we hear nothing more than multiplied words without knowledge. Mababasa nyo, napansin nyo ba? Sa 6 na chapter na itong si Elihu ay naglabas ng kanyang mga supposed knowledge, Job didn't bother to respond to him, and neither did God. He wasn't mentioned when God tells Job to pray for his friends. He was just non-existing as far as Job was concerned. Perhaps this tells us that arguing is pointless. Kung tayo po ay mga bata pa, wag ho tayong pumapel, wag ho tayong maepal, sapagkat hindi yan magdadala sa atin sa katanyagan, kung hindi magpapakita lamang yan ng ating kakulangan sa kaalaman. Ang lesson dito, mga minamahal, as we close, is this. Don't use your knowledge, your supposed knowledge of theology, to condemn and hurt people. Yan po ang ating ayaw mangyari. Dito po sa Hope Goes On, H-O-P-E, our desire is to help out people every day. And we cannot help out people every day if we will go around and condemn people. You might be wrong in your accusation. You might be right in your theology, but when you condemn people, you are wrong, because God wants us to show compassion and to reach out and tell the good news. Maging good news bearer po tayo. And what's the good news? The good news is, despite that we have sinned, despite that we are wrong, God loves us, and He's drawing us closer back to Him. So that's the message we need to share with others. Salamat po sa inyong pakikinig. This is Pastor Jess Marasigan. Muli, salamat po sa mga bumati sa atin. At nawa, pagpalain ng Panginoon ang ating mga buhay. At sana po, mas marami pa ang mapagpapala. If you will share this sa inyong live stream, if you will share this sa inyong news feed, at kayo po ay magiging sharer, marami po ang mas maabot tayo sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagpatuloy sa pananalangin at magsubaybay sa program. Standing on the promises of God.